Hello friends! Welcome back sa ating iKwento TV YouTube channel! Narinig niyo na ba ang tungkol sa Terracotta Soldiers at sa unang emperor ng China? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ito ginawa? Samahan niyo ako at alamin natin! Pero bago yan, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago naming videos. Tara na! Kwentuhan na! Noong 246 BC, ang prinsipe na Jiangzi ng Qin na isang maliit na rehiyon ang pumalit sa trono nang namatay nitong amang hari. 13 taong gulang lamang ito at naging pinakabatang hari sa panahong iyon. Siya ay isang magaling na mandirigma. Naging ambisyon at pangarap nito ang maitatag ang pinakadakilang bansa sa buong mundo. Dahil rin sa ambisyon, nagtulak ito para siya ay masiraan ng bait. Mahigpit at naging malupit ito na leader at naging madugo umano ang kanyang pamumuno. Siya ang naging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. 10 beses na higit pa ang bilang ng kanyang nasasakupan kesa sa Pharaoh ng Ehipto. Tumagal ng 30 taon ang kanyang pamumuno. Ang Asian China ay binubuo ng 7 rehiyon. 6 dito ay naging lubhang mahina dahil sa walang katapusang digmaan. Maliban sa Qin na patuloy na lumalakas. Ang hukbo ng mandirigma ay pinagawa ng hari ng malalakas na mga armas upang maging epektibo sa paglaban sa digmaan. Inabot lamang ng 7 taon para masakop nito ang 13 syudad ng One State at 20 pang-syudad sa ibang rehiyon. Noong 227 BC, 3 rehiyon ang nasakop nito. Nang susunod nang sasakupin ang Yan State, nagpadala ito ng mga tauhan para umano sa isang mapayapang pag-uusap. Ito pala ay mga asasin at tinangkang patayin ang hari. Mas lalong pinaigting ng hari ang pagsakop sa iba't ibang rehiyon hanggang nasakop nito ang 7 rehiyon at ginawang Unified China. Tinawag siyang Shen Shuangdi na ang ibig sabihin ay ang unang emperor ng China. Binago ng emperor ang wika, iba't ibang sistema ng pagsulat at pananalapit ng bansa. Nagpagawa din ito ng mga tulay at irigasyon. Pinalawak ang mga daan upang makadaan ang 6 na kabayo ng sabay-sabay. Pinasimulan din niya ang pagpapagawa ng mga nagtataasang mga pader upang protektahan at bilang depensa laban sa kanilang mga kaaway. Ito ngayon ang tinatawag nating The Great Wall of China. Nang dahil sa panganib na magkaroon ng rebolusyon laban sa emperor at sa patuloy na pagtatangka sa kanyang buhay, nabahala ito at dahil sa paniniwala na masusundan ito ng mga kaaway hanggang sa kabilang buhay, nagpagawa ang emperor ng kanyang libingan. Ito ang pinakamalaking mausoleo sa mundo, gawa sa modelong mundo na pinapangarap ng emperor, na napapalibutan ng ilog at dagat na dinadaluyan ng liquid mercury. Kasama din dito ang isang hukbo ng mga sundalong estatwa na gawa sa clay, na di umano ang magproprotekta sa kanya sa kabilang buhay. Ito ang tinatawag ngayon na Terracotta Army. Kapansin-pansin na mga estatwa ng Terracotta Army ay walang magkakaparehong mga mukha o magkakaiba ang kanilang mga itsura.
ang bawat isa ay naglalarawan ng magkakaibang individual at may sariling ekspresyon ng mga mukha. Pati ang mga detalye ng suot ng mga ito ay ibinasa-depende sa ranggo ng isang sundalo. Kasama rin sa ginawa ng mga ito ang mga estatwa ng mga opisyal ng emperor, chariots, mga kabayo at marami pang iba. Inabot ng 36 na taon at nasa 700,000 manggagawa, engineer, arkitekto at iba pa ang gumawa sa libingan ng emperor at ng kanyang terracotta army. Ang tanging napagkunan ng kasaysayan o written history tungkol sa emperor ay ang Asian calligraphy na naisulat 100 taon pagkatapos mamatay ang emperor. Nadiskubri lamang ang tanyag na terracotta army makalipas ang 2,000 taon nang aksidenteng mahukay ito ng mga magsasaka sa Linton County sa labas ng Shanxi, China noong 1974 habang sila ay naghuhukay ng balon. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga otoridad at nagpadala agad ito ng mga archaeologist at mga eksperto upang suriin ito. Naging obsesyon di umano ng emperor ang immortalidad. Ginugol nito ang kanyang manghuling taon sa paghahanap ng elixir o agimat para makamit ang immortalidad. Sa kanyang paghahanap, natuklasan nito ang likidong mercury na ayon sa paniniwala ng ancient alchemists na maaari itong makapagpahaba ng buhay ng emperor. Sa loob ng maraming taon, ang unti-unting pag-inom ng emperor nito ang naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Namatay ito sa edad na 50 habang ito ay naglalakbay. Ayon na rin sa huling habilin ng emperor, kasama niyang ililibing ang kanyang concubine, mga engineer, arkitekto, craftsman at iba pang gumawa ng kanyang libingan upang walang makakaalam at manatiling sikreto ang lugar na ito. Natuklasan ng mga eksperto ang mga nawasak na mga estatwa na indikasyon ni umano na nagkaroon ng rebellion matapos mamatay ang emperor. Ang pagtuklas ng Terracotta Army ay tinaguri ang The Greatest Archaeological Find of 20th Century na isalid din ito sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Ang man-made mountain ang naging libingan nito na makikita sa Mount Lee na pinalilibutan ng necropolis na kung saan makikita ang Terracotta Army. Hanggang ngayon ay di pa nahuhukay ang libingan ng emperor dahil hindi ito pinahihintulutan ng gobyerno ng China. Nang madiskubrihan ang kamangha-mangha na Terracotta Army, ay dinayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang bansa at ng mga kilalang personalidad tulad ng presidente ng Amerika at ng kanyang kabiyak na si Nancy Reagan noong 1984. Hanggang ngayon ay patuloy pa ang paghuhukay at pagdiskubri ng marami pang Terracotta soldiers. Nagustuhan niyo ba ang episode natin ngayon? Comment down below at huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat!